What up mga katuka, isang mapagpalang hapon na naman dito sa amin sa Florida mga katuka. Sabali nagpalit na kami ng oras dito, so mas mabilis nang dumilim. Mga alas 6 pa lang, bago mag alas 6, didilim na agad. Sabali ang gagawin natin ngayon ay kaabit natin itong trapdoor na dumating ngayon. Bahay si Brownji ang nag-order na ito, pero tayo muna gagamit. Dahil nga hindi pa set yung pinaplano niyang pagbabago dito sa loop ng Capistrano. So kaabit natin ito ngayon, then tatry natin gumawa ng breeding cage natin. So gagawa tayo ng breeding cage para magamit din natin. Dahil si Brown G, naka-ready na yung pang breeding ano nga, kung saan siya magbe-breed. So bali doon, makikita nga yun sa channel niya. So dalawin nyo. Ako si Brown G, kaburo ko to. So gusto nyo makita yung paglugar ng kung saan siya magbe-breed, puntahan yung channel niya. So silipin muna natin mga kalapati dito mga katuka. So let's go! So bali yan, ayun sila, nasa viewing area yung iba. So napakain na sila kanina pagdating namin trabaho. So yun nga, okay naman yung mga lagay nila, wala nagkakasakit. So bali, gaya ng plano ko nung una, nahati natin to. Siguro di natin muna magagawa ngayon. Dahil pag nakagawa na tayo ng breeding cage ay kukuhain na natin yung ibang kalapati dito, so ilan lang yung matitira talaga. So kung hatiin pa natin, baka tig dalawa lang each section tuloy. Yeah, each section. So pangit tignan yun kung tig dalawa lang, diba? So ngayon, hayaan muna natin itong open area. Pero ito, siguro by this weekend, pag di busy, papalitan ko talaga ito ng screen para yung tae diretso sa baba. Kung makikita nyo, marami-rami na naman yung tae, so hindi pa tayo napaglinis, gawa ng busy trabaho. Pero ngayon, ikakabit, tatanggalin ko muna itong sobra para makabit natin yung trapdoor. So bali, ito yung trapdoor na nabili ni Brown G. So angas, so nakaset na siya. So dito natin lalagay yan. Yup, dito. Sakto siya, parang sinukat. So tirahin ko na ito mga katuka. Pero ilalabas ko muna yung mga kalapati, lalagay ko sa cage para mapag-viewing sila sa ibabaw ng bubong or dito sa labas ng ano ng ibabaw ng viewing area nila. So kuhain ko muna sila, then balik na lang ako. So yun nga mga katuka, nahuli na natin sila. So nandiyan sila sa cage. So pag-viewing natin sila dito sa ibabaw ng release door nila. So kuhain lang natin yung lagari para malagari natin loob. So bali, nagpakawala pala si Brown G, no? Nag-ready na rin siya ng mga ibe-breed niya. So malapit na kasi ang breeding season. So kailangan natin mag-ready para sa 2020 one loop race. So kuhain ko muna itong lagari. So nalinis na ni Brown G, no? Angas, oh. Ayos, pwedeng-pwede na. Tamba yan. So lalagariin ko lang yung sobra doon. And then maglilinis na rin tayo. Magbabawas tayo ng mga tay-tay. Then I hope by this week matira na natin yun, oh. Yung mapalitan natin ng screen para solid na. So mga toka, lagariin ko muna to. Then balik ako sa inyo. So mga toka, matapos ng ilang minuto, nakabit na natin trapdoor nila yan, oh. So ito yung itsura niya sa labas. So yan. So ayos din. Mamaya atatraining natin sila dyan pagtapos nila mag-viewing. So ngayon, maglilinis muna ng kulungan gawa ng yung nilagari natin, nagkalat tayo. Ayun. So lininisin natin dyan, din yung mga tay-tay tatanggalin din natin. So hindi ko alam, makagawa tayo ngayon ng pang breeding ano natin, yung paglalagay natin ng mga ibibreed natin. Gawa ng tingin nyo, palubog na yung araw. Anong oras pa lang? Alas 4 pa lang. So mabilis talaga ano, mabilis dumilim ngayon. Gano'ng nagbago na yung oras. Pero pag-isipan ko pa kung dito ko lalagay breeding or dito na sa gilid, eh. Dito na siguro sa gilid. Yup, dito na lang siguro. Magkapatong para sisinagan pa rin ng araw. So yun, meron na silang trapdoor, ayos. So mga to, balik na lang ako, maglinis muna ako. So tara mga to, linis muna tayo. So bali, napagkiskis na rin ako ng mga tae, makapal. Pero buti na linis natin. Ayan o, pakita ko sa inyo. Grabe. So
Awalisin ko lang yung mga pinaglagarian natin. Alam mo nila makain. Yan, mapagpalang araw, nakapaglinis tayo ng loaf. Pero I hope by this week, kung di mabisi, kung busy trabaho talaga, kailangan natin na yung trabaho para tayo maghirap. Pero I'm hoping by this week, malagay na natin yung screen na ipapalit natin sa flooring para madali maglinis. So, sinubukan lang talaga natin itong kawin na to. Okay naman. Pero bumabakat nga lang yung ano, yung mga tae. Kaya, nag-decide dito na tayo, papalitan natin ang screen na medyo malaki dito sa screen, sa viewing area. Para yung tayo diretso. So, ayos, meron na silang trapdoor. So, unti-unti natin i-upgrade itong loop. So, dahil nga ano, minadali namin ito matapos. Dahil yung mga lapatin, stress na dun sa cage na pinaglalagyan nila nung binili natin sila. So, mapalad sila dahil nagawa na natin itong loop. Okay naman yung mga galaw nila, wala nagkakasakit. Kailangan talaga natin maintain yung paglilinis. Kaya may pagkakataon tayo. Maglilinis tayo lagi. So ngayon yung pagkakataon natin, gawa ng makauwi tayo ng maaga. At yung prinsesa ko, nandun sa lola niya. Kaya kinuha na rin itong pagkakataon para malinis natin itong loop. So mga to, tapos ko lang to, then balik na lang sa inyo after. So yun nga mga to ka, natapos na tayo. So bakat-bakat na lang naiwan. So nakapaglinis tayo ng loop, then nakabit natin yung trapdoor nila. So, I don't think meron pa tayong oras para gumawa ng pang-breeding natin, breeding cage. Pero, ibaba ko na sila maya-maya, kuha lang ng pagkain para mapakain na natin sila. So, ready ko lang yung pagkain, then balik ako sa inyo mga tuka. So, yun, nakakuha na tayo ng patuka. So, isang scoop, isang kalapate. Kaya, saktong pagkain lang bibigyan natin sa kanila. So, ready natin ito dito. Then, set up ko itong camera para makita natin yung pagbaba nila ng papasok nila sa trapdoor. So, let's go. So yun nga mga to ka, nakita nyo naman para sila pumasok. So sakto sa kanila, ayos. So yan, kumakain na sila lahat. So hayaan muna natin sila, kuha na tayo ng tubig para pagtapos nila, pasok na natin yung tubig. So balik na lang ulit ako mga to ka. So yun nga mga to ka, tapos sila kumain. So tanggalin natin itong patukaan para i-pever man na tumuob, di sila masaktan. So ubos yung pagkain nila. Lagyan natin dito sa ilalim para bukas magamit natin. So yan,
iwan na natin sila dahil magagabi na. So, alas 5 pa lang ng gabi dito. Tignan nyo, lubog na yung araw. So, ito yung problema dito pa nagbago yung oras. Mabilis, dumilim. Bali, mas mahaba yung gabi. So, yan, sinisimulan ko na pala yung magiging breeding section natin ito sa likod. Oh. Oops, ayun o. Oh. Papansin nyo, itong table na to, siya yung gagawin kong patungan. So, bali, dalawang pares na to. Yung dalawang pares na. So, yung laki niya, sakto lang. So, bukas ko na itutuloy ito pag nakauwi ako ng maaga. So, ngayon, pasok na tayo kasi didilim na. Wala tayong ilaw. So, pasok ko muna ito dito. So, yun, sa mapagpalang araw sa mga kalapate natin dito, na nagkabit lang tayo ng trapdoor nila. Sa bali nandun. Saan ba? Ayun, trapdoor nila. So, okay na yan. May tagapagbantay naman sila. Si Mata. Ayun o. Dilit lagi mata yan. So, bukas, tutuloy ko yan. Lalagyan natin ng screen. Then, yung mga kailangan pa ilagay. Basta, titesting natin to kung gagana. So, ganito kalaki lang siya. Malaki naman, maluwag. Kung titignan nyo. So, bukas na natin malalaman kung gano'ng kalaki yan. So, ngayon, napahinga muna tayo. So, hanggang dito na lang video na to. So mga tok, hanggang dito na lang. Isang mapagpalang araw lang para sa mga kalapate at nakabit natin trapdoor nila. So mga tok, please like and share, subscribe sa akin channel na katuka, katuka-tuka sa ating main lope man na si Brown G. Follow him ako si Brown G. So once again, it's your boy katuka, 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 tuka, tuka. So abangan nyo na lang ang bawat mangyayari dito sa likod bahay ko na saan ang dalawang Capistrano lope, Kaburukot at Katuka. Peace out.